Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Naaalala nyo pa ba ang premiadong aktor na tampok natin ngayon? Kung isa ka sa mga tagahanga ng klasikong pelikulang Pinoy, ay batid kong pamilyar kayo sa kanya dahil isa siya sa mga hinahangaang character actor ng kanyang panahon. Inulan kami ng request na itampok ang kanyang naging buhay. Ngunit limitado lang ang mga impormasyong makukuha sa internet, kaya tulad ng dati ay gumawa kami ng paraan upang makausap ang kanyang mga kaanap. Nang sa gayon ay makakalap kami ng konkretong impormasyon na ihahain namin para sa inyo. Maraming salamat sa tulong ng kanyang mga pamangkin na si Neina at Sam Talabis at sa panganay niyang anak na si Ma'am Catherine Talabis. Siya si Robert Talabis, tubong Santa Cruz, Laguna. Ang kanyang ama ay isang abogado at dating commissioner ng Bureau of Immigration. Sila ay walong magkakapatid at halos lahat ay pawang mga profesional. Siya ang bukod-tanging artista sa kanilang angkan. Ayon sa kanyang anak, si Robert ay istriktong ama, bagay na nakuha niya sa kanyang mga magulang. Dagdag pa nito ay magaling na cook si Robert. Hindi nila malilimutan ang napakasarap na luto nito. Walang saysay ang karakter ng isang bida sa pelikula, tulad ni Boyong Manyalak na ginampanan ni Eddie Garcia, kung walang tiwaling opisyal gaya ni Robert Talabis na gumanap bilang si Lieutenant Colonel Soriano. Umaabuso ka na! Tauhan lamang kita! Bakit pinapahiya mo ko? Bakit lakad ka ng lakad na hindi tumitimbi sa akin? Hindi ikaw ang nagpapatakbo ng departamento. Major, magbulat-latan nga tayo ng record. Narating ko ang rangkong ito dahil sa hindi ako mangmang at lalong hindi ako dating hudlum na katulad mo. Napukaw niya ang aking pansin dahil sa husay niyang umarte ay ramdam na ramdam mo ang bawat linyang kanyang binibitawan. Madalas natin siyang mapanood na gumanap bilang isang nakakainis na opisyal ng tiwaling pulis na malaki ang naitulong upang mas lalong tumaas ang kalidad ng storyline sa bawat pelikula na kanyang kinabilangan. Bakit? Teniente, high blood masyado itong bata mo eh. Anong problema mo, Santa Romana? O talagang pinapapila mo na magiging siga dito sa pier, ha? Sige, iwan mo na yan. Ako na bahala rito. Pero sir, hindi pa ako na-check. Nakakainitig man Tagalog o kailangan ispilingin pa sa'yo. I'm giving you an order, God damn it! Ang kauna-unahang proyekto na kanyang kinabilangan ay ang Timbang ang Dugo sa Tubig noong 1967 na pinagbidahan ni FPJ sa edad na 24 lamang. Naging maniligaw din siya ni Vilma Santos sa pelikulang To sa Buhangin noong 1976 at kidnapper naman sa pelikulang Daniel Bartolo ng Sapang Bato noong 1982 kasama si FPJ. Dahil sa kanyang natural na pag-arte ay napabilang siya sa mga maaksyong pelikula noon na tumatak sa isipan ng bawat Pilipinong manonood, tulad ng Kapag Buhay ang Inutang noong 1983, Ikasamo, Ipuputok Ko, Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway, Cordora, Agila at Guerrero, at Alias Ninong, Ang Huling Kilabot ng Tundo na pinagbidahan ni Eddie Garcia. Sa kabila ng kanyang pagiging ngabala at aktibo bilang aktor, ay labis na ikinagulat ng kanyang mga tagahanga, kaibigan at mga mahal sa buhay ang kanyang biglaang pagpanaw. Dahil noong taong 1990 ay sumakabilang buhay ang veteranong aktor dahil sa atake sa puso sa edad na 48 lamang. Tuluyang nawalan ng ningning ang bituin ni Robert Talabis dahil sa kanyang pagkawala. Ngunit gayon pa man ay mananatili pa rin ang kanyang alaala sa puso't isipan ng mga tagahanga at lalong-lalo na ng kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Mang Robert, sa iniwan mong legasiya sa pamamagitan ng pelikula na hanggang ngayon ay aming binabalik-balikan. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Trev Aguila, Silo TV, Ramil Garnica, Renald Basho, Ben Solis, Elizalde Orata, Astacoin 24, Family All, at Bien Florendo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam.